Hello mga loves! For today's vlog, samahan nyo naman ako maghiwa ng 15 kilos na yellowfin tuna. Noong nakaraang araw, mayroong umorder sa akin ng tuna na ipapadala sa Manila. Pangalawang order na ito ni Madam at yung una niyang order na pinadala doon sa Manila sa anak niya ay noong nakaraang taon. Meron daw kasi siyang kakilala na umuwi dito at pabalik sa Manila kaya nagpabili yung kanyang anak. At maraming salamat dahil dito pa rin siya pumabalik-balik sa aming tindahan. Hapon pa pala itong video ko mga loves at itong tuna na hiniwa ko ay frozen na ito. Balik pagkakuha ko nito kay Uncle Bubong, nilagay ko agad sa freezer para hindi masira. Aside sa tuna pala mga loves, marami din akong kinuha na talakito. At marami din akong maliliit na tuna na nasa 1 to 2 kilos yung timbang. Bali yung in-order pala ni Madam na tuna ay nasa 5 kilos at yun lang din yung timbang ng bagahe ng magdadala. Bali sa 5 kilo, kumuha si Madam ng 1 kilo ng tuna cubes yung nakapack na. Ang tuna pa nga naman ay umabot sa mahigit 3 kilo. At yung tuna belly naman ay nasa 4 na packs at nasa 2 kilo din yung timbang. Bali mahigit 5 kilo yung nakuha ni Madam pero yung isang tuna pa nga ay kukunin niya na lang daw. Para insakto 5 kilo yung ipapadala niya sa kanyang anak. At para hindi na din ma-over baggage yung magdadala. Yung ulo naman na tuna ay pina-free ko na kay Madam dahil isa din siya sa mga customer namin dito. Thankful talaga ako mga loves dahil kahit papano ay binabalik-balikan kami dito sa aming tindahan. Noong araw din na ito, meron din akong customer na dumating. Customer ko pa noong pandemic. Noong panahon nagbabiyahe pa kami sa my fish pond. Maramihan kasi kapag bumili si Madam dahil yung iba ay benta niya din. Nagkakilala talaga kami ni Madam dahil nung minsan bumili siya sa aming tindahan at hindi aandar yung kanyang sasakyan, tinulungan sila ni Daddy Kurt. Bali yung dati naming sasakyan, meron yung extra na battery. Kaya ayun, pinaandar ni Daddy Kurt yung kanyang sasakyan hanggat sa makauwi sila. Simula noon, halos linggo-linggo ay dumadaan na dito si Madam para bumili ng maraming isda. Pero nung lumipat kami dito sa aming bagong pwesto ay hindi niya na kami nakita. Balik-balik daw siya sa aming dating pwesto pero hindi niya nakilala yung mga nagbabantay. Kala niya talaga ay amin pa yung tindahan doon. Pero nung ilang buwan na padaan-daan siya dito na hindi niya ako nakikita, isip niya talaga ay nagtrabaho na talaga ako sa abroad. Dahil nung mga panahong yon ay yun din yung nagpa-process ako papuntang Hong Kong. Pero nung minsan nakita niya ako nagva-vlog at ayun, hinanap niya talaga ako dito sa aking bagong pwesto. At nung dumaan siya, nakilala ko din siya ay sobrang happy talaga na makakita ng customer mo na naging kaibigan mo na. Na-miss talaga namin ni Madam yung isa't isa at yung chikahan namin. Minsan talaga mga loves, hindi mo talaga inaasahan sa pagnenegosyo mo, makakagain ka din ng mga kaibigan. Kaya sobrang thankful ko talaga sa mga customer namin na naging kaibigan ko na rin. Kapag mabuti yung pagkikitungo mo sa iyong kapwa ay tiyak babalik-balikan ka talaga. At thank you po pala sa Pasinag Family sa pag-order ng tuna. At maraming maraming salamat kay Engineer Nirva Caliso ng Bagumbayan, Sultan Kudarat. At isa na namang thank you Lord sa araw na ito at maraming salamat din sa inyong lahat. Dito na magtatapos ang ating vlog. Thank you for watching. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye!